Hi mga langga! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Ashley Dichosa. Today is MECQ pa rin. So, I hope na sana magbago na ang quarantine dito sa Metro Manila, mga langga. Today, we are going out kasi nag-order ako ng kutsinta at saka mahablangka. Kaya sabi ko kay ate, doon sa may-ari, sabi ko, pick up na lang namin. Nag-volunteer ako mag-pick up. Sabi ko, pick up na lang kasi wala daw siyang masakyan. Sabi ko, for delivery ba yan? Sabi ko kay ate. Ma'am, for delivery, pero ngayon po kasi walang masakyan. Sabi ko, sige, para makabenta. Kasi iisip ko na rin, para makabenta siya, pick upin na rin natin. Sabi ko ganun. Si ate, nangako din na magbibigay daw ng free. Kasi sabi ko, sige, mag-ano tayo. Sabi ko, sige ate, pagka nagtuloy-tuloy tayo, sabi ko, pagka i-promote kita, sabi ko, promote kita sa page namin at saka sa YouTube, sa channel ko, kahit small vlogger pa lang, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, sige ma'am, sa sunod bigyan kita ng free. Sabi ko, sige, salamat. So, pupunta tayo dun ngayon mga langga para kunin na natin yung aming in-order na kutsinta at saka mahablangka. Papakita ko sa inyo mamaya kasi mukhang masarap. So, first time ko ulit bumaba, first time ko ulit lumabas mga langga. Actually, kung nakikita ninyo, nasa loob ako ng sasakyan, so hindi ako naka-face mask. It's an intro mga langga, okay? So, tara na, alis na tayo. So, pupuntahan na natin, kukunin na natin yung aking in-order. See you later! Ayun, mga langga, welcome back again. Ayun, kaya sa sinasabi ko nga kanina, sabi ko kung magpapatuloy pa rin tayo doon na tayo sa lockdown. Kung magpapatuloy pa rin ang NCR sa lockdown. Ay, mga langga. Siyempre, what we are thinking is, yung mga taong nasa poor sector, kumbaga, yung mga individual na, alam mo yung, hindi naman lahat mayaman. No income everyday. Oo, walang income po. Parang kami din. So, hindi naman din kami mayaman. Kung ano yun, nakasasakyan, pero inutang na din naman sa banko, diba? So, alam mo yung lalo na pagka hindi ka pa fully, kung hindi ka fully paid, buwet ka na, hugutin na yung ano mo sa, ano, ng banko. Alam mo yung ganon. So, hindi naman lahat tayo sa bansa, merong mansyon, merong million-million sa banko. So, sana maintindihan din ng gobyerno, at sana maintindihan itong mga obligard at mga mayayaman na ang lockdown ay para lang sa kanila. Unless lang, maging katulad tayo ng Japan, diba? They are providing assistance, cash assistance for all sa lahat ng mga residente ng Japan. Diba? So na ano ko yan kasi we have a relatives in Japan. I have cousin in Japan. I have tita. Ano? So, at lang nakita naman natin sa ano ng network ng ABS-CBN at saka TV Patrol, Japan government is giving cash assistance sa lahat ng mga taga Japan. Ang pinakamababa na binibigyan nilang cash assistance is 50,000, 'di ba? So saan ka diyan? 50,000 equivalent sa peso 'yun. 50,000 talaga siya. So 'di ba? So sana ganun ang gobyerno natin. Walang problema sa mga lockdown na 'yan, 'di ba? So hindi naman kasi tayo ganun kayamang bansa. Well, kahit sabihin natin hindi naman tayo ganun kayamang bansa, pero we have a budget, but the problem is hindi natin alam kung saan pupunta yung budget. Ba? So sana ganun. Wala nang problema mag-lockdown mga langga. 'Di ba? As long as we can afford, pero we cannot. 'Di ba? So sana iwasan na rin natin yung question sa ating mahal na presidente. Kasi nung una ganun din ako. Kasi hindi ako talaga hindi ako makapro Duterte. Hindi ko talaga siya gusto din. I don't like him talaga. Hindi ko rin talaga siya gusto since before. But the problem is, this kind of pandemic, we cannot question him. Kasi alam mo, mga langka, ang inaano kasi natin, hindi lang naman tayo ang pandemic . Kumbaga buong Pilipinas. So, buong mundo, hindi lang Pilipinas. Hindi talaga natin po pwedeng questionin siya ng questionin. Kasi ginagawa naman nila yung trabaho nila. They're doing their best sa lahat dun sa mga although may mga lapses din talaga, especially may mga issue lalo na nga sa PhilHealth. Ako, Diyos ko, mga langga, syempre yun kasi yung ano natin doon so ayan na nga mga langga, syempre balik tayo dun sa pinag-uusapan natin, although medyo malayo-layo pa kasi SMB Kutan yun namin pipikapin ayun. Sana nga maano talaga ang ating gobyerno na kumbaga kahit papaano unti-unti na tayong luwagan,
So, para makapamuhay na rin tayo, makabalik na rin tayo sa mga source of income natin. And of course, tama naman yung sinasabi ng, yung ano ng IETF na, kumbaga, MGCQ or GCQ with a localized strict lockdown. Kumbaga yung kung saan yung virus, doon lang. Kasi hindi naman pwede idamay mo tama yung buong syudad o buong ano. Kung doon lang sa barangay na yon, kung doon lang sa area na yon, o di doon lang, diba? So kawawa naman kasi pagka lahat idadamay. Kagaya dito sa amin sa Taguig, napakaganda ng ano, konti na lang, wala. Parang 100 plus na lang yata yung ano. So full on recover na. So ayun, mga langga. Medyo malapit-lapit na kami sa aming ano, nasaan ba tayo? Yan, yes, ayan mga langga. As of today, MECQ pa rin. So look at the place. So ngayon ko naman na MECQ nga, so parang normal naman, sabi kong ganun. 'Di ba? Sabi yung supposed to be pag MECQ parang naka semi lockdown siya. Ayun, so we're going to Bikutan. Actually, Bikutan Taguig ang usapan namin nung seller na oo, ng pagkain ng kutsinta at saka cheesy kutsinta at saka cheesy mahablangka. Yes. We're about to bound to Bikutan. Ayan, mga langga. And I hope na ang ating mahal na presidente ay magluwag ng quarantine sa buong NCR. Kasi, naano naman talaga doon, dun sa active cases na yon, 90% doon is asymptomatic. At saka, kumbaga, hindi naman talaga siya severe or critical. Kasi, based on the data, ang critical natin is nasa 0.1. Well, hindi mo rin masabi kasi iba-iba din kasi yung datos at iba-iba yung mga sinasabi. Diba? So, I hope. Kasi, mga langga, iniisip din naman kasi natin staying at home is good para maiwasan yung transmission, di kamawaan. Pero sa dami kasing kawawa, lalo na especially buto sana kung lahat tayo mayaman, lahat tayo may pera sa bangko, paano naman yung ibang wala, di ba? So, mas kawawa. Dumadami ang poverty lalo. Nag-i-increase ang hunger. Kumbaga, yung gutom. Lalong dumadami. And besides, yung krimen natin, dumadami din. Lalong tumataas ang, kumbaga, yung ano ng mga krimen. Kasi nandiyan yung mag-aakyat bahay na. So, antayin pa ba natin yung ganun? Lalo na sa mga mayaman na gustong-gusto ang lockdown. Gusto-gusto ang ECQ. Kasi napakadaming pera nila sa bangko. Then while they are staying at their mansions, nagtatago, diba? So wala namang mawawala sa kanila, diba? So ayan mga langga, nakita namin yung aming pipick-upin. So siya po yung nag-deliver ngayon ng ano, natawag doon? May dalaki ba yan, sir? Ay, 370. Kutsinta. So in-order ako ng kutsinta, mga langga. Anong pangalan ng ano nyo, kuya? Raddy po. Raddy? May page. Ayan, page. Sa mga kutsinta lover dyan. Ma'am? Wala pa kayong Facebook page? Ay, wala po, ma'am. More on online. Sa mga kutsinta lover dyan, hanapin nyo lang si Sir Raddy. May contact number naman kayo, no? Ipo-post namin to. Hindi ko marinig. May contact number kayo. MSU Hanoi, kami sinaipag sa mga okay. Sige. Yeah. So, ayan. Tignan natin mamaya mga langga kung masarap. So, ito na yung kutsinta. Mahablangka. And mahablangka. Ayan. Mukhang masarap. Mga langga. Tignan natin mamaya sa bahay. Kung ano yung lasa, mga langga. Mayroon ko ano lang? Exact amount mo? Wala. Burong bariya. Okay lang. Parang hindi abot, sir.
70 lang. 100 din kasi. Sige, magbibilangan tayo. Kasi wala daw siyang barya. Ito dito. Wala daw siyang barya, mga langga. Ay, ayan. Ito! Ayan. Ayan. Okay, thank you po. Thank you. Salamat po. Thank you po. Thank you. So ayan, nakuha na namin, pauwi na rin kami, and umuwi na rin yung nag-deliver si Kuya. Sa mga gustong mag-order doon, ilalagay namin yung link and then contact number sa baba. So ayan, mga langga, pauwi na rin kami, mga langga. See you. Yes, mga langga, kakarating na namin dito sa bahay. Ay, ito na yung in-order ko, ito yung pick up namin. So tingnan natin kung masarap. Sabi mo ni ate, masarap. So this is the cheesy kochenta. Cheesy kochenta. Tikman natin yung lasa. Ito. Yes. Lasang cheese. Ito pa isang mga langga. Mahablang ha. Pakita mo. Sulit na. It's a 1,000 pesos. Hindi nitong mga vlog pag iwan 180 pesos. Damn. Mag-upan na ako. Sarap. Damn. Sobrang sarap. At ang sarap, sobra. Oh. Kasi medyo masarap, matamis lang siya. Hindi kasi ako ganun ka-idol ng mga matamis. So, it tastes good, very good, matamis. Masarap. Hindi na talaga ako, sugar lover. Pero talagang 180 pesos masarap siya. Ayun. Bukod ko na sa Facebook page, mamaya ko lang dahil. Thank you. Bye. Buti ka lang sumingit.